Matapos ang halos 2 taong nawala ng mga estudyante ang mga paaralan sa bansa, umarangkada na ngayong araw ang pilot implementation ng face-to-face classes. Hindi napigilan ng ilang guro at magulang na ma-excite. Pati mga estudyante, masayang sinalubong ang unang araw ng klase sa loob ng silid aralan. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, nagsidatingan na mga estudyante ng Nelmida Elementary School, isa sa mga unang sumabak sa pilot implementation ng face-to-face classes. Ang ilan sa kanila, sinamahan ng kanilang mga magulang. Pero bago pumasok, kinunan muna ng temperatura ang mga bata at dinisinfect ang kanilang mga kamay. Bawat upuan may litrato ng mga estudyante para hindi magkapalitan. Si Teacher Mary Ann, hindi na itago ang excitement. Nalipay gid ako bilang isa ka teacher sa IT school ngayon nga nakabalik na kami sa face to face. Kay mostly ang mga parents namon diri, naging emosyonal ako ha. Naga-comment nabugayan na gid sila magtudlo sa ilang mga kabataan. Malaking ginhawa naman daw para sa inang si Rovely na muling papasok sa paaralan ng kanyang anak. Aminado siyang hirap magturo ng module. Lima kabilog. Do hindi ko makup up, tapos ang ilang module, do nabudlayan ko. Sa General Santos City, maaga namang inayos ng isang ginang ang gamit at baon ng anak na papasok sa Aspang Elementary School. Baon. Eh, ano yan? Itlog. Itlog. Grade 2 at grade 3 ang mga estudyante ang unang sumabak sa face-to-face classes. Sabi ng kanilang guro, halatang nanibago ang mga estudyante sa new normal sa eskwelahan. Bukas na rin ang Sinalongan Elementary School sa Masbate. Lahat ng papasok sa paaralan, guro, mga estudyante at magulang, kailangan sumunod sa minimum public health standard. Sabi mo at ito, nakabalik ka na ngayon sa iyong school. Pero sa Uwaog na Block Elementary School sa Botolan, Zambales, may ilang estudyanteng hindi nakapasok. Hanggang 4 oras daw kasi ang lakaran bago marating ang eskwelahan. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.